guys, magandang araw sa ating lahat. And ako nandito ngayon sa province, no? And since hapon na, magluluto tayo. We're not using the electricity. We have to use the traditional way paano magluto ng rice using yung kahoy at saka magsindi tayo. Paano natin? Try natin kung marunong pa ba tayo maggawa ng fire para makaluto tayo ng rice. So guys, samahan niyo ako. Watch out kung kaya ba ni Dong Bird. Okay? Okay guys, sisimulan na natin yung ano, no? Simulan na natin yung process. Paano maggawa ng fire, magsindi ng fire para makaluto tayo ng rice using this traditional way of saing-saing. So hindi na tayo magamit ng electricity. Tingnan natin guys kung marunong pa ba si Dong Bert. Ang tagal-tagal na siguro, mga 25 years na si Dong Bert hindi nakapag-try ng mga ganitong style ng pagluluto, kasi you know, meron tayong magluluto. So tayo naman ang magsubok la. So first thing to do is to prepare all the materials needed para makapag-set tayo ng fire. And ito pala guys, it's a kind of panangga or shield para yung apoy hindi matama doon sa gilid ng kaldero natin, na whereas iitim siya, di ba? Iitim kasi yan pag ano. So subukan natin. First thing to do is the materials already in place, so we have to start the program. Okay, watch out guys. Tingnan niyo lang guys kung paano. I know everyone can relate this yung sa mga nasa mountain, mga provinces, makarelate nito paano gawin. And alam ko mga tayo lang mga medyo mahihirap ang may ability paano magluto sa dirty kitchen o sa mga ganitong klase. We're using the itong kahoy ng niyog. Yeah, subukan natin guys. Diyan ka lang yun. Diyan lang kayo. Tingnan natin kung marunong pa ba si Dong Bert. So, tagal-tagal na din. Almost 2 decades na. Tagal na kung hindi nag-ano. Yan, guys. So, ang kailangan lang natin yan is sindihan. Although, may mga ibang individuals, they're using some, for example, they're using cellophane para meron tayong ignition. Meron tayong panimula. Kasi pag directly sa kahoy, hindi yan agad mag-light ng fire. So yung iba, kailangan nila ng, pwede sila magamit ng light materials, pwede paper, yung para panimula ng fire, para or cellophane. Pero right now, the available here is itong parang guma. I have here parang guma, mga sira na slipper, which is very, light, parang guma na siya. Sindihan natin together with this, match. Meron tayong, match dito din. Sindihan natin, hopefully successful si Dong Bert. Hindi man magsigaw eh. Hindi man magsigaw. Okay. Yes! Up! Yan! Ay, nag-light na siya guys. Uy, ba't nanginginig ako? Ano ba yan? Nanginginig man ako eh. Uy, you can see it. Nanginginig. Init part! Yan. Subukan natin na try. Magsaing tayo ngayon guys. Magsasaing tayo using the traditional way. O, ha? Tingnan natin kung marunong ka ba si Dong Bert. I know a lot of people, Filipinos, knows this one. Alam na alam nila yan. Paano gawin to? Hopefully everyone knows this. Yung mga mayayaman na yung lumaki na talaga na mayayaman, hindi nila alam to. Pero if they are curious about, so malalaman din nila to. Tingnan nyo guys, panoorin nyo guys kung successful pa si Dong Bert. Uy, parang nakikita natin, nagpa-fire na siya oh. Since na-fire na siya, and did the fire started already? The fire has already started. We have to prepare the caldero. Just wait a moment guys, I'll just get the caldero. Guys, meron na siyang fire. And next natin gawin is yung preparation for the yung kaldero. So magre-ready tayo para magluto tayo ng rice. Okay guys. And meron akong dalang kaldero. Ito yung kaldero na. Oh, ganda, di ba? Di ba yung kaldero, medyo siya, makintab yung kaldero na, very siya, makintab. Very alagang-alaga. That's why we need this as panangga sa fire para hindi maitim. Mahirapan talaga tayo sa pagtanggal, no? So hindi muna natin kailangan yung rice cooker para magsaing ng rice, no? Since nandito tayo sa try natin to para magsubukan natin, ha? Hintayin lang natin, ha? Try ko muna yung rice. Okay, andyan lang kayo. Wait a moment. So guys, maganda na yung fire natin, no? Parang stable. Yung consistent na yung lakas ng flame. Para hindi na siya ata tumamamatay, no? Ayan, nakuha ka. And then, tapos na yung, meron na akong, I have the kettle, meron ng rice ko sa loob. So ilalagay na natin to. Ilalagay na natin to, ha? Up. Uy, gumalaw man. Ilagay natin to. Yan. Hopefully, tama yung pag-ano ko ng rice. Rice na, matagal-tagal na rin ako hindi nakapaluto ng rice. Mahilig lang nga kasi ako magluto sa mga ulam, pero pag rice, hindi ako masyado marunong. So, this is a extra
extra, what do you call this, power. Ah, extra power. Extra, ano, talented ang bird. And talent daw. Gaya marunong. Then, pag if ever na yung kaya, yung fire natin is medyo na parang tumina konti, pwede natin siyang i-blue. Blue. Red. Blue ba? Blue. B-L-O-W. Ganyan. Sige, look at that. O, Steve, look. Oh, so please bear with me. Huwag ka dyan, ano ha? Uy, kayo. Kayo itong palong-palong kay Pastilan. Hindi. Ulan na ka ba kayo? Ulan na kayo? O, guys. Silti muna. Oh, di ba? Galing ko na. Ay, ang galing ko talaga. Ay, di ba? So, yun. Ano na siya? So, hintayin na lang natin ito sa mga 45 minutes or almost 1 hour para maluto ng ating rice. Check ko lang daw. Oh, tingnan nyo kung rice. Ay, rice. Yung ano pala. Wala. Oy, nako. Yan, this is the protection para hindi masyadong mag-itim to. Yan, yan. Mabilis na mag-itim, no? Tingnan mo, mabilis lang. Kasi meron siyang mga ano eh. Yan, yan. Tingnan mo, yan. Ganyan sa probinsya, guys. Ito yung mga ano naman. This is the way we cook rice a long time ago. A long time ago. A long time ago. Very long time. Even today now, there are certain people or a lot of people here in the province. They're still using this traditional way of cooking the rice. Not just rice, including the bayan, boiled water, and anything. Anything, anything that only is ordinary or the payak people, ordinary people knows this. And I hope that all of the what do you call this, yung mga medyo mayayaman natin, meron silang mapulutan on though yung ano, paano ganito ang buhay, oy, ganito ang style or pamamaraan mag ano, magluto ng rice. Pwede din yung mga ano, yung la, yung iba sa ano, sa kawayan magluto la, wala man ng ano, ay wala man ng ano, parang namatay yata yung ilaw. Oh, ilaw yung ano natin. Wait lang. Stilan, wait lang. Little palpak ng konti. Kasi umana yung fire natin eh. We have to blow this one. Okay ka, Stilan. Mahilaw man itong rice dito. Ay, mahilaw. Baka mahilaw. Yan. Baka mahilaw, ay. Ay, naunsa man niya, ay. Nahina man ang ano, fire. Stilan, mahilaw na yan siya. Guys, kung ano, for example, dito, di naka-fire na siya. Yung bigas natin, baka mag-ano. Baka mag-anong tawag yan. Yung ano ba, yung mabuntis yung rice. Oh, yun, meron na tayong consistency ng fire. So, balikan natin to. Oh, ang ano lang ito, ito ay parang gasol. So, Bisaya, gasol. Gasol put ang aso. Gasol put ang aso. So, we have to blow first kasi. Hala! Uy, what happened, uy? Okay, guys, ipalpak man tayo, uy. Wait lang. Uy, we need a rescue. Agoy ka. Wala. What happened? The fire burned inside. Wala, ano? What happened yung fire natin, guys? Wala, napatay. Napatay man. Okay. Ate, namatay ang fire. Uy, alpak man si Lumbert. Wala. Hanap ko na tayo ng... What is the... Uy! Uy, yan. Uy, huwag mo ko ipahiya, uy. Huwag mo ko ipahiya. Mag-ano ka na, mag-light ka na. Grabe, ano ba yung nangyari, oy? Hindi man nag-ilaw? Ay, nag-ilaw. Ano man, namatay man ang ano natin, guys. Na, really, I'm sorry, guys. Gawa muna ako ng another one. Sama namin. Uy! Ano na to? Sige. Ano ba to? Ay! Ay! Hindi man siya mag-slide. Ay! Uy, ano ba yan? Uy, mag-light naman kayo, uy. Ay, naku naman, uy. Masi madaot na itong rice nito. Uy, light, sisi. The fire burning in your eye. Oh, sige. Go ahead. Kasama. Para mag-ano ka. Sige. Huwag ka mamatay, ha. Lagi natin tissue. Para mag-ano. Sige. Please bear with me. Huwag kayo mamatay, uy. Naku. Hindi man tayo maka-ano nito, uy. Walang palpak man ito, uy. Ano ba yan? Ay, nakon! So, ayun! Ayun, failed! Failed man! Lang, wait. Okay, guys. Ay. Parang palpak yata yun. Palpak. So, I have to... Second attempt. Pastilan. Hindi, guys, ha? Turuan nyo lang kay... Watch nyo lang, ha?
Sam, ay. Sam, hindi mo pa siya masing ka. Wala akong ano kasi lighter eh. Ano ba to eh? Hindi mo siya masing ka eh. Sam na yun. Ay. Yan, yan, yan. Ulitin natin guys. Timalas man. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Ah, sige pa. Cheer with me. Cheer it. Cheer, cheer, cheer. Hop, 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 hop. Hopefully, successful na yan. Hindi na yan siya mag, ano, mamamatay. Yan. Yan siya. Oy, may ilaw. Ano na siya, guys? The fire is already start burning. Is ano to eh? This is the second times attempt. Na ano, kasi yung first natin is akala ko ituloy-tuloy na yung ano natin, yung fire. Namatay yung fire eh. Pangatlo. Ay, I think this is the third times yata. Pastilan. Third times ba to? Agoy ka ma. Four times na tuloy to. My goodness. Ala, hindi naman yung successful ano eh. Ay, pastilan. Huh! Pura gaba. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Successful. Yes, yes. Give me a round of applause, Dogbert. As in, Dogbert lang sa kalam. Okay, okay. Lumakas na ang fire. And... meron na tayong fire guys. Dagdagan natin ng another ano. Dagdagan natin ng another. Another mga ano, kahoy-kahoy. Yung mga ano lang, mga ano na nakahoy para ano ba? Para tuloy-tuloy na yung fire. The fire inside. Titang! Tama na to, titang. I don't know sa ano, titang. Look at the ano daw, tang. Yung the ano, yung bigas ba? Yung rice ba? Hindi ko. Baka palpak naman to. Baka ano to siya maghilaw. Titang, look at the ano, titang. Ala, gabi na oh. Gabi na. Ay, nako, maiitim talaga to. Kasi ano eh. Oh guys. And siguro nakita nyo naman kung gaano ka-failure si Dongbert from second, first second, I think that's first second attempt. Naging the third. Ayun na, meron parang successful na to. Sige. And yun guys, nakita nyo, this is how the province's people making their meal or cooking their meals every day of their lives. And even in the city, there's a lot of people also, there's a lot of families, mother, father, kuya, ate, and bunso are doing this. Not just they are using their gas or electricity, but they're also doing this traditional way of cooking rice. Okay, and I think it is very successful in the third times, and I have to say goodbye guys. See, successful si Dongbert sa pag ano, hala, itim na, bilis na. See you guys, I have to say goodbye and thank you for sparing time watching me try to cook rice in traditional way here in the province of Davao. Okay, bon voyage, bye bye, gracias.